Isang malungkot nga po nga balita, natalo nga po ang ating Pilipinas women's basketball team against New Zealand. Pero bago po tayo magpatuloy, pakipindot naman po ng like and subscribe. Salamat po! Yes, nagtapos nga po ang ating bayaning performance ng ating Philippine Women's Basketball Team laban po sa New Zealand kahapon na ginanap doon sa Australia. Nagtapos po ang ating score sa 83 points sa New Zealand and 78 points para sa ating Philippine Women's Team. Sa di inaasahan, si Jasuson po nag-step up para sa ating Philippine Women's Team na umiscore ng 15 points at nakatulong po ito na 1 point lamang po ang kalamangan ng New Zealand sa pagtatapos ng third quarter. Pero sa kabilang dako ng team naman, grabe po ang pinakita ni Charles Ledger Walker na kumabada ng 34 points na may 13 out of 23 shooting. Grabe siya po talaga ang nagdala. Every time nakaka-score si Uson, siya po yung bumubuhat sa team ng New Zealand kaya sila nakakalayo. Sabi nga dito ni Coach Pat Aquino after the game, talagang nabiti lang po talaga ang Philippine Women's Team sa kanilang performance pero munti ka na nilang matalo ito o masilat ang New Zealand. Pero kahit paano na ipakita po nila sa buong mundo na deserve nila na makapasok sa FIBA Asia Cup. At dahil nga sa pagkatalo nila kontra New Zealand ay maghihintay na lamang po sila ng resulta sa laro ng Australia kontra Korea National Team. At doon sila maglalaban para sa 5th and 6th spot para sa FIBA Asia Cup. At dahil nga sa tahimik na performance ni Vanessa De Jesus ay tumulong naman dito sa pag-score itong si Jack Animam at si Bernardino na may 15 points at 14 points. At kung ano man yung magiging resulta na makakalaban nila, Australia ba o North Korea, ay ito na po yung pinakamataas na position ng Philippine Women's Team sa FIBA Asia Cup simula nung umangat sila sa Division A noong 2015. Siyempre po mga ka-prospect, sa mga susunod na laro ng ating Philippine Women's Team in the future, wag na wag po ta, sana tayong magsawa sa pagbibigay ng ating suporta sa kanila. Lagi po natin silang suportahan at ipagdasal. Siyempre, para na rin po ito sa mga future na mga players na nanonood o na nakakakuha ng inspirasyon sa kanilang mga performance. Hanggang dito na lang tayo mga ka-prospect. Siyempre po, abang-abangan po natin ang next game ng ating Philippine Women's Team at magbibigay po agad ako ng update. Salamat po. God bless.